3, 2, 1. Magandang umaga mga kasiklista. Ito ngayon at bike to work na tayo. Kailangan din natin magtrabaho para sa pamilya. So ngayong umaga magbibigay po tayo ng 5 tips kung paano natin labanan yung init. Dahil ngayon is summer dito sa Middle East. Kaya medyo mabigat kung tayo po yung nagbibisiklita. Ang 5 tips po nating laging tatandaan pag tayo yung nagbibisiklita ay una, palagi po tayong may dalang tubig. We need to keep hydrated. Mas mabuti na yung supply yung tubig kaysa sa kulang palagi. Pangalawa, yung ating pananamit or dress for the weather. During summer season po, kailangan po nating magsuot ng medyo maluwag at yung absorbent po na hindi prone sa init dahil nakakadagdag po ito ng init ng ating katawan. Huwag po tayong magsuot ng sobrang higpit. Pangatlo po, palagi po nating tingnan yung ating paligid. We need to be observant on the road. Keep on eye on the road always para manotice din po natin yung ating mga kasama kung sila po ay may mga symptoms na lang heat stroke. Yung last po ay yung pang-apat po natin ay gagamit po tayo ng sunscreen or oh my god para maproteksyonan po natin yung ating balat dahil alam nyo naman po kung dito po tayo sa Middle East may posibilidad na makakuha po tayo ng skin cancer dahil hindi po normal yung init dito. Tanghuli po, panglima, kung tayo po ay magbibisikleta, kailangan gawin po natin yung activities natin during morning or evening. Dahil minimal po yung init sa umaga at gabi, compare po natin sa tanghali. Kailangan po madaling araw dahil pag lumampas na po tayo ng 9 AM, medyo may kainita na po tayo, mag-exceed na po tayo ng 38 kung dito tayo sa Middle East. Bakit nagbibigay po tayo ng 5 tips? Sa kadahilan ng prone tayo sa heat stroke dahil nasa ilalim tayo ng init at gumagala yung katawan natin, lalong nag-iinit yung buong katawan plus yung environment, yung weather condition. Tayo po ay magiging prone sa heat stroke or heat exhaustion. Ito po yung ating encounter kapag yung init ay mula 32 degrees Celsius to 40 degrees Celsius or 90 degree Fahrenheit to 105 Fahrenheit. So pag nag-exceed na tayo doon, prone na po tayo sa heat stroke. So paano po natin malalaman meron pong mga sintomas yung heat stroke na tinatawag? Una, yung pananakit ng ulo. Lagi nating tandaan, pag sumakit na yung ulo natin habang nagbibisiklita, ibig sabihin may sintomas na po tayo ng heat stroke. So wag po tayong kampante mga kasiklista. Dahil yung pagbibisiklita ay maganda sa katawan, sa ating health. Most of us, ginagawa po yan, hindi lang sa hilig, dahil din po sa health conscious tayo, exercise. Pero yung sobrang pagbibisiklita at walang alam kung paano natin na harapin yung init, ay magiging daan din ito para tayo ay mapasama. Kahit na tayo ay magiging health conscious or protective. Yung pangalawang sintomas po ay yung dizziness or confusion. Hindi tayo mapakali. Yung pangatlo is loss of appetite. Nakakawalang gana.
Wala po tayong gana the time kung tayo po'y makakaranas nito. At ang pangapay, excessive sweating or clammy skin, yung panunuyo ng ating balat at yung tuloy-tuloy na pagpapawis. Sunod, cramps. Then, fast breathing. Pagbilis po ng ating paghinga. Hindi normal po yon. Hindi lang po sa ahon, dahil din po sa panahon, sa init. Yung sunod ay ang pagtaas ng ating temperatura. Paglagpas po ng 38 degrees Celsius, ay delikado na po yon. At ang last po, yung tinatawag nating being thirsty or gusto nating uminom ng malamig na tubig. Kaya importante po, laging nangunguna po pag nagbibisikleta, kailangan po may dala tayong sufficienting tubig. Kailangan po hydrated tayo palagi. So yan mga kasiklista yung ating mga tips sa umagang ito, dahil papasok po tayo, hindi tayo mga pagbigay ng malaking time para po sa ating pagbablog at pagbibigay ng idea sa ating mga kasiklista. So abangan po yung susunod nating tips. Magandang umaga sa lahat. Time check po rito sa Mindanao, sa Saudi. So umaga pa rito sa Pilipinas is 11:58. Advance po tayo dyan ng 5 oras. Kaya ingat palagi mga kabatak. Magandang umaga. Bike po muna ang inyong lingkod. Shoutout pala dyan sa girls team sa Negros. Likewise kay Boy Patag. Kaya Bill Pit Malone, nandito rin. Kapwa natin si Mr. Rin sa Negros. At yung tropa natin na Provinciano at Padyak Riyad. Ito po tayo mga kasama at nag-uwag na po tayo. Kita-kita naman sunod. Gente.